Ito na mga brada, nasa linya natin si Mr. Philip Piccio, ang spokesperson ng Ikaw Muna. Sir, magandang morning. Lawrence ito ng Radyo Pilipinas, isang short interview lang regarding dito po sa hinihiling niyong pagpapaliwanag sa DILG. Yes, so good morning. Good morning po sa inyo at saka sa mga nakikinig sa programa po ninyo. Mm-hmm. Sir, itong kumbaga nagpaliwanag, hindi pa po ba sapat yung paliwanag ni Usec Malaya na kumbaga ito isang honest mistake patungkol nga po dito dun sa show cause order na alam natin medyo ano tong balita to last week pa to, pero ang punto de mente dito kasi is wala namang paliwanag mula doon sa pumirma nung show cause order. Yes. Alam niyo po kung sino po nagkamali, siya dapat na nagpapaliwanag. Hindi naman dapat like si Usec Malaya, I'm parang kumbaga apologizing in his behalf. Meron bang ganon? I'm apologizing, you will apologize dun sa in behalf ng kabila. Halimbawa, kung nagkaroon kayo ng misunderstanding, nag-apologize na ako para dun sa kaibigan ko. Parang ganon, hindi mo nag-exist yung ganong klaseng apology. It was Usec Echiverri mismo ang kumuha ng action na yon. Binigyan niya ng 10 days, kung hindi, ganito, ganyan. Paano yun? Ibig sabihin, hindi siya mag-apologize mismo na siya mismo nagkamali. Pangalawa, no, Lawrence, ito, gusto ko lang iyan sa mga nakikinig para maintindihan nila. Katulad ng, sabihin na natin, kunwari, nagkamali siya. So, nagkamali siya sa tao, hindi pala si Yorme ang panahon na yon. O di ngayon, si Presidente Erap or former Mayor Erap Estrada ang mayor ng panahon na yon. Yung pagkakamaling ginawa na hindi raw inaksyonan ni Isko yung ganito, yung ganyan, hindi pala si Isko. Ano ngayon gagawin ni Usec Echiverri? Si Erap pala. O di ngayon, anong gagawin niya ngayon doon? Dapat po pursigihin niya kay Erap. Totoo yan. So sa ganito pagkakataon, sir, ano bang ina-expect natin? I mean, ano bang ina-expect natin kay Usec Echiverri? Maliban sa apology, meron pa ba kayong gustong marinig mula sa kanya? Well, standard, kung talagang sincere siya in apologizing, dapat ginawa niya yun. Ngayon na nagkamali siya, that's why we're calling for his resignation. Umalis siya sa pwesto for doing something kasi masyado naman halata yung ginawa niya. Masyado naman. Wala nga silang ginagawa ngayon kay former Erap. Wala akong gustong sabihin na dapat iano si Mayor Erap. Pero sinusundan ko lang yung prinsipyo na dapat na gagawin niya. Ngayon wala naman silang ginagawa tungkol doon. Hindi naman niya ginawa. I'm sorry, Mr. Domagoso o Mayor Domagoso. Sorry po. Nagkamali po ako, ipupursigi pa namin dito kay Mayor, siya po may ano pala. Hindi ganun eh, kaya halatang-halata po ano yung ginagawa niya. Kagamitin niya yung posisyon niya para dun sa kung anong politiko niya. He should resign. Dapat mag-resign siya. Doon ang gagaling yun. Ngayon po, hindi pupursigihin, katulad ng ginagawa namin yan, hindi pupursigihin yung ganun, ano yun? Sabihin, undersecretary, pwede na lang gumawa ng basang gano'n na walang responsibilidad tungkol doon sa kanyang sasabihin. Ito po ba, sir? Ito ba, sir, may plano niyong ilapit kay Secretary Anyo dahil siyempre, as secretary ng pinuno ng DILG, hindi rin talaga katanggap-tanggap yung merong sablay. Na, napakasimpleng bagay lang kasi nito sa totoo lang. Kung binasa niya lang yung memo, hindi siya sasabit ng ganito. Ito ba, plano niyong isumite o di kaya manawagan o gumawa ng sulat kay Secretary Anyo para tanggalin sa pwesto? Di kaya kay Pangulong Duterte direktamente, yan, tanggalin sa pwesto itong si Usec Echiverri? Well, una kay Secretary Anyo. Iba naman Secretary Anyo sa pagkakilala ko Disente naman na secretary yan Of course, tatanungin namin siya. Ano ba ang plano niyo gawin dito sa undersecretary ninyo? May ginawa nga ganitong palpak. At pangalawa hindi nga man lang mag-apologize. Pangatlo, parang ano, baliwala lang sa kanya. ngayon, tatanungin ko ngayon kay Secretary Anyo, ano ba talagang patakaran niyo dyan? Nag-uumpisa lang, Lawrence, doon sa sino ba dapat mag-apologize? Si Malaya o si Echiverri? Yun lang munang tanong. Ang gumawa ng kalokohan si Echiverri. So, sino dapat? Yun lang yan. Alright. Go ahead, sir.
Yes, okay. Kaya nga, ang unang inihingi namin is mag-resign siya o kaya to really apologize, no? Kasi demanding for the resignation of a public official, eh. Siyempre, it stems, dun, manggagaling yun dun sa kung ano yung ginawa niya. But yet, in dignity at saka etiquette, no? At saka delikadesa in public service demands ang prinsipyo, dapat panindigan mo kayong namamahala sa mga public officials, eh. Elected public officials, kayo nagdidisiplina, no? Kasi alam mo, DILG is pangunahing ahensya para dito nga sa mga local governments. Eh paano naman yung mga mayors at saka yung mga governors na talagang ganyan na nangyari, katulad kay Mayor Isko? Ano naman sila kapag nagkamali, katulad ng ginawa nila ngayon? Ano, pwede kami mga ambuso, pansamantanang kayo, kapag ganito nangyari, kailangan ganito gawin namin. Meron ba kayo, sir, planong gumawa ng sulat o di kaya official statement or official letter to the president or to Secretary Anyo? Yes, we will. Ang unang hiningi ko muna sa kanya kasi is for him to resign or show cause kung bakit hindi siya dapat mag-resign. Kasi yun din ang ginawa niya doon sa isa. Di babalik ko lang sa kanya bilang isang citizen ng Republic of the Philippines, sinihingi ko ay sagutin mo naman to. May mga phone-in question tayo dito, sir, nagsasabi ng mga listeners natin kung bakit daw hindi nyo matanggap yung apology ni Usec Malaya. Ay, hindi ho namin kaya tanggapin dahil hindi naman siya may kasalanan. In the first place, Usec Malaya, ba't ka nag-apologize para sa isang tao? Bakit wala bang bibig yung tao na yon? Wala ba siyang hindi niya ba kaya humarap sa mga taong katulad mo, Loren? Ang siguro ang punto nila dito, sir, is Usec Malaya is the spokesperson o isa sa mga tagapagsalita ng DILG. Lawrence, kunwari, kung nagkamali ako, di kukuha nala ako ng spokesperson, ikaw humingi ng patawad para sa akin. Meron bang ganon? Ayun. Kaya nga, ikaw ba? Ikaw mismo, Lawrence, papayag ka. Siyempre, iba pa rin pag yung directamente doon sa naka-atraso sa'yo ang nanggaling yung pasensya. Simple lang yun. Parang kumbaga ganito, no? Lawrence, lalo na doon sa nakikinig. Simple lang yung akin, eh. Ikaw ang nagkamali, ikaw ang humingi ng patawad. Huwag kang maghanap ng ibang tao na gagawin para sa iyo. Ang hingin ko naman kay Secretary Anyo, pakituruan mo naman ang leksyon tong undersecretary mo. Kasi hindi naman pwede ganito ang takbo natin, di ba? Gaganunin mo ang isang mayor. Eh paano kunwari yung isang mayor o kaya yung mga iba? Yung mga mayors all over the Philippines and the governors na gusto ba nila yung ganon? Correct. Bigla na lang sila akusahan. My second is Secretary Anyo. Sabi kasi ni Undersecretary Echiverri, meron raw gawang may maling ginawa si Isko noong panahon na yan. Sabi ni Isko, hindi ako yung mayor. Si Era pang mayor na. O di ngayon, anong gagawin mo ngayon, Undersecretary Echiverri? Tatanungin ko rin Secretary Anyo, pababayaan na lang ninyo. Paano kay Era? Sir, with that, sir, medyo kapusa tayo sa oras, pero maraming salamat sa oras, Sir Philip, and tawag ulit kami next time. Yes, sir. Lawrence, good morning po sa mga nakikinig at saka sa iyo. Salamat si Sir, po. Si Sir Philip Piccio, ang spokesperson, mga Brad, ng Ikaw Muna. Ronda, Pilipinas. Ayan, ha, medyo maintang ulo ng ating mga listeners dito. Pero ako, ang aking punto lang dyan, yung usapin nung pagkakamali nung isa, regardless kung sino yung kanyang binigyan ng show cause order. Diba? Pagpalagay mo ng kahit si Mayor Binay, si Mayor Vico Soto, o kung sino mang mayor, ang punto lang doon, mali, pinirmahan mo, malinaw na incompetence doon sa side ng pumirma. Oo. Dahil hindi mo nakita, inilabas ng opisina mo yung isang bagay which very ano yan, very detrimental doon sa ginagawa ng administrasyon. Detrimental doon sa mismong laban ng DILG sa illegal na droga. Diba? Kung ganyan yung ganyan ka-incompetent yung ating opisyal ng pamahalaan, paano pa pag sa mas komplikadong bagay? Di ho ba? Oo. And ang masakit dyan, mga Brad, may punto rin naman yung ating in-interview. Bagamat ito kumbaga, sumusuporta kay Mayor Isko Moreno. Ang
punto lang naman is kung ikaw yung nagkamali, dapat ikaw rin yung humingi ng pasensya. Ang mali kasi dyan, ni isang paliwanag, wala pong ibinigay yung mismong nagkamali. Kahit saan pong ano, hindi po nagsalita. Sino tuloy ang napahamak dyan? Sino ang naging masama? Si PRRD. Si Pangulo ang naging masama dyan. Sino ba ang mukha ng gobyernong ito? Di ba si Pangulo? Naku talaga, oo. Kaya minsan dun sa ating mga nagiging pangulo ng bansa, hindi mismo yung hindi mismo yung pangulo ang sumisira sa kanila. Yung mga tao sa ibaba nila, mga brada.